walang mga visual artist sa Borlongans. Pero ni-encourage nila ako talaga na yung ituloy ko lang yung interest ko sa drawing. Yung tatay ko, binibigyan niya ako ng mga drawing exercises sa bahay. Ang assignment ko noon, papapiliin niya ako ng object sa loob ng bahay, tapos ipapadrawing niya sa akin from different angles. Pag tumingin na ako sa isang bagay, ano na siya, three-dimensional, meron ng perspective. Yung youngest sister ng father ko, nakita na mahilig kami sa drawing. Tapos tinanong kami ng mga brothers ko, gusto niyo bang mag-aral ng art? Tapos sabi ko, oh, sige, dun ko na-meet si Fernando Sena. I can remember, ano yan, November, you know, 1979. Doon ko nakita sa newspaper na magkakaroon ng book launching si Victorio Edades, na at that time, ano na siya, National Artist for Painting. Lumapit ako kay tatay, sabi ko, Tay, magpapasko naman, pwede mo bang pamasko na sa akin yung libro? Tapos pumayag naman siya. Pumunta kami dito, dun sa ano pa, old Ayala Museum. Ang aga namin noon, wala pa masyadong tao. Tapos dun sa mezzanine, umakyat ako. Tapos nung nagulat ako, meron ako nakitang isang old man na puti na yung buhok, tapos dark eyeglasses. And then na-recognize ko siya. Sabi ko, si ano siya, Victorio Edades. Tapos naglakas ng loob ako, pumunta ako sa kanya. Tapos nagpakilala ako sa kanya, sabi ko, Professor Edades, I'm an art student. Lumapit siya sa akin, tapos kinamayan niya ako, and then he said, keep it up. Binabalikan ko talaga yung period na yun. Kasi mahirap talaga sa as a young artist na dumaan sa mga experimentations, ganyan, creating your own identity. Pinagdaanan ko yung mga ganyan na eksakto yung proportion ng face, ng anatomy ng tao. Pero minsan I find it medyo ano, limiting, parang pigil. Kaya sabi ko, mas kursunada ko yung direction ng expressionism kasi gusto ko ma-heighten yung emotion. No? Kung pwedeng lakihan yung mata, yung hindi siya pantay. Figurative in the sense dahil mahilig akong magpinta ng mga tao, yung mga human figures, human interest. Karamihan kasi ng mga kaibigan ko na nasa fine arts, mga taga-Antipolo lahat. No? So nung nandun kami, doon na namin naisipan i-form yung grupo, yung Saling Pusa. Naging artist-activist kami. Yun, marami kami mga murals. Mga murals sa mga marcha, yung mga murals sa mga public spaces, sa mga pader. I think meron talagang ganung intention, no, of using art as propaganda. Pero ako naman, gusto ko lang talagang i-reflect na nung time na yun, ganito yung nararanasan ng mga Pilipino. Nagtatrabaho para magkaroon ng disenteng buhay sa mga taong mga nagsisikap, nagtsatsaga. Tapos, kung babalikan mo yan, magkakaroon ka na pa rin ng comparison. Meron bang pagbabago, no, na hanggang ngayon nararanasan pa rin ng mga Filipino. Bawat painting ko talaga may story. Ang gabay, yan din. Galing ako sa Quezon City rin, pauwi sa Mandaluyong. Nakasakay ako sa bus. Tapos paglingon ko doon sa may bintana, parang nagulat ako. Meron talagang Volkswagen dyan. Nakita ko doon sa driver's seat, nakita ko nga yung image nung si Christ. Akala ko apparition na yung nakita ko eh. Pero nung tinitigan ko na siya ng matagal, nakita ko na ano pala siya, statue lang pala siya.
we decided noong 2002 na to move to the country sa Casa San Miguel sa San Antonio, Zambales. Medyo nanibago lang ako ng konti kasi dahil nga ano ko eh, city boy. Tinuloy ko pa rin yung everyday life ng ordinary Filipino. Yung nakikita ko na doon, yung mga fisher folks. Ayan, talagang ano na rin, buhay probinsya. Nung 20 years old ako, meron na rin nagtanong sa akin yan eh. Tinanong niya ako, sabi niya, emang mabubuhay ba tayo sa painting or sa art natin? That time, hindi ko siya masagot. Kasi, ano din kami, pareho din ako na nagsistruggle. Pero ngayon, sasabihin ko na lang din sa mga young artists na kailangan ipagpatuloy lang nila yung nasa UP Fine Arts pa ako nun sa Diliman. Sabi ko, ang intention ko talaga noon is to create, sabi ko nga, kahit isang work lang na talagang maaalala ng mga tao, na makaka-relate sila, makikita nila yung subject matter ng painting ko. Yun yung sa akin na yung kahulugan ng success. Gusto kong magbigay ng hope na kahit dun sa mga pinagdadaanan natin sa pang-araw-araw, makakaahon ka pa rin. Since 12 years old ako, lagi akong bumabalik dito sa Ayala Museum. Tinitingnan ko yung mga works nila, Fernando Amorsolo, nila Zubel. Medyo I never imagined na rin na, sabi ko, baka pwedeng next time, baka pag-exhibit na rin ako dito. Kaya ako talagang maswerte talaga ako na natutuwa ako na nagkaroon ako ng ganitong opportunity na maimbitahan ng Ayala Museum to show my body of work.